Magandang araw po sa lahat. Ito na naman po tayo. Pinapakita ko lamang po yung gagawin kong fried chicken na buo para sa araw na ito. Ito ay aming ulam. Papakita ko lamang po kung paano ako gumawa ng fried chicken na buo. Buo para magandang tingnan, masarap ang lasa. Ito po papakulo ko po to sa patis at saka dahon ng laurel, sibuyas, bawang at paminta. So pag malambot na, palalamigin ng bagya at saka ipiprito. Ito po at aking isasalang na po siya. Ito na po, nalagyan na po natin ito ng sangkap. At pakukuloyin ko po siya. Hindi po pwedeng matagal na pakulo. Kailangan po madali lang pakulo kasi ito malambot naman po itong manok. Ito po. Yan po. Bawang po, laurel at saka po paminta ang nilagay ko at saka po patis. Tapos pag naluto na po ito, kailangan pong iprito. Ito na po yung ipapakulo ko na ano. Ganyan lamang pong karami yung tubig na nilagay ko dahil yung pong manok magtutubig siya. Pag nagtubig po yung manok, lalo pong magiging malasa yung manok. Kasi pag marami po siyang tubig, parang yung lasa po niya mababawasan. Ganyan lang po, pinakulo-kulo ko lang. Tapos buo. Mamaya po, prituhin ko po siya ng buo. Hanggang pong sa kumulo, medium heat lang po yung aking kalan para hindi po mabigla yung manok at mailabas niya yung kanyang lasa. Yung pong nasa loob, nilagay ko na po yung atay niya kasi pinatay ko po itong manok na to, kaya yung atay inilagay ko na rin po sa loob, dagdag pong pampalasa. Mga sandali na lang kulo ito. Sandali na lang natin pakukuloyin kasi hindi masyadong overcooked. Kasi para pag pinirito, mamaya okay din siya. Ito po medyo kumukulo na po. At pinapakulo po natin to para yung pong lasa niya yung pong manok, yung lasa po ng manok sumama po sa sabaw. Hinaan ko pa po itong apoy niya para lalo pong medyo matagal ng konti. At ito po yung atay na sa loob po para pampadagdag po lasa. Hindi na po tayo maglalagay ng ano pa man dito. Ito na lang po yun. Wala po tayong pampalasa, kundi ito po nilagay kong patis. Ito po, papalamigin ko lang at mamaya po ipiprito ko na ito. Tama na po yung ganito para hindi po siya madudurog. Mamaya po, pag lumamig, prito na lang. Para sa magandang resulta ng pagpiprito at ma-deep fry siya, gumamit ako ng 1 litrong mantika para ma-deep fry siya ng maayos at maging maganda ang kanyang luto. Ito po yung mantika na 1 litro. At pag hindi po natin dinamihan yung mantika at maging deep fry siya, hindi po magiging maganda ang resulta. Kaya kailangan po, marami po tayong gamitin ng mantika. Ang sikreto ni Masikhay para hindi agad masusunog yung kanyang niluluto. Medium heat lang po. Low to medium heat po yung apoy. Para po naluluto po ng maayos yung loob ng manok. At nagiging maayos po ang pagkakaluto. So, mihina lamang po ang apoy kung tayo po ay gagawa ng ganito. Huwag po natin lalakasan ng apoy. At hindi po magiging matanda ang resulta. Ay, sikreto po si Masikhay para hindi po tatapon yung mantika. Kapag babaligtarinan niya yung manok, papatayin niyo muna yung apoy para hindi tatalsik yung mantika. Yun po yung kailangan na sikreto na alam natin para hindi po tayo masasabugan ng mantika. Habang piniprito, hina lamang po ang apoy. At may gagawin po ako dito para lalong maging crispy. Kapag malamig na po ito mamaya, iprituhin ko po ulit siya para makita po natin, malasahan po yung pagiging malutong
ng manok. Hanggang kaloob-looban po ng manok. Ito ko na to, pero palalamigin ko pa siya. At ipiprito ko ulit siya ng isang beses para makita natin yung good result. Yung pong mga gustong maggawa ng ganito, panoorin po ninyo. Lamang po yung kabila para makita po natin ang itsura niya. At ipiprito natin ulit ito para makita natin ang good result. Ito po yung ano oh. Kaya po maganda pag dalawang beses piniprito, kaya nga lang po itong version ko na sunog, medyo naiwan ko po. Talaga pong crispy siya. Oh, para po siyang lechon. Ayan po. Sorry po, medyo po nasunog, naiwan ko po siya. Kaya po yun po i-aral sa akin kapag may niluluto po ako, huwag iiwan. Ito na yung finished product ni Masikhay. Fried whole chicken. Ito yung kanyang version. Sana nasubaybayan po ninyo. At kung magluluto po kayo, tingnan lamang po ninyo yung ginawa ko. Subaybayan lamang po ninyo. At huwag po kayong mag-atubili. Patuloy po ako mag-upload ng mga videos. At ilalagay ko po sa baba ang mga ingredients nito. Maraming marami pong salamat. At humingi po si Masikhay ng inyong tulong. Paki-subscribe po yung kanyang channel, Masikhay. Marami pong salamat. God bless.